Story time. May isang magaling na karpintero na mapagkatiwalaan ng kanyang amo. At marami ng bahay ang kanyang nagawa. At dumating ang panahon na magretiro na itong karpintero dahil siya ay matanda na. At sabi ng kanyang busing, dahil ikaw ay magretiro na, may ipapagawa ako sa inyo ng pinakamagandang bahay. At sabi din ng kanyang busing, ay patibayin mo ng mabuti ang bahay na yan. Dahil special yan para sa akin, dahil yan ang pinakahuli mong nagawang bahay para sa akin. At gawin mo lang yan dahil ako po ay magbakasyon para sa aking pagbalik ay magamit ko na ang bahay na yan. At binigyan na ng pera para pangbili ng materials ang karpintero na ito. At kinabukasan nagbakasyon na ang kanyang busing sa ibang lugar. At ang karpintero nagbili na siya ng mga materials para sa ipapagawa ng kanyang busing na bahay. At kinabukasan nagstart na siya sa paggawa ng bahay. At sabi ng karpintero, total magretiro na ako at wala din dito ang aking busing. Hindi ko na lang tibayin ang bahay na ito. Total wala naman may nakakita. Pagkatapos ng ilang buwan ay natapos na din ang bahay na kanyang ginawa. Kung tingnan mo ang bahay ay napakatibay at napakaganda ang kanyang bahay na ginawa. Kaso may problema. Ang problema ay maganda nga pero hindi naman matibay. At kinabukasan ay umuwi na ang kanyang busing. At sa kanyang pag-uwi ay nagderetso siya agad sa bahay ng kanyang pinagawa. At sa pagtingin niya sa bahay ng kanyang pinagawa ay tuwang-tuwa ang kanyang busing dahil napakaganda nga at napakatibay din tingnan. At sabi ng karpentero ay kukunin niya na ang kanyang saho dahil uuwi na siya sa kanilang lugar. At ang kanyang busing nagkuha na siya ng pera para sa sahod ng kanyang karpentero. At binigyan siya ng kanyang busing ng pinakamalaki king sahod. Pero sabi ng kanyang busing, before ka uuwi, maiutos muna ako sa inyo dun sa palingki para makabili ng aking pagkain. At habang nasa palingki ang karpentero, nag-usap ang kanyang busing at ang kanyang asawa. Sabi ng busing sa kanyang asawa, okay lang ba sa inyo na ibigay ko to sa kanya ang bahay na ito dahil siya ang pinakamagaling ko na karpentero. At nag-oo na din ang kanyang asawa. At ang karpintero ay natapos na din bumili ng ulam ng kanyang busing. At nagdali-dali siyang umuwi para makauwi na siya sa kanilang lugar. Ang hindi niya alam ay may isang sorpresa sa kanya ng kanyang busing. At sa pagdating niya sa bahay ng kanyang ginawa, nabigla ang karpintero dahil binigyan siya ng susi ng kanyang busing. At tanong naman ng karpintero, para saan ba to? At sabi naman ng busing, ito po ang susi ng bahay na ito. Dahil magaling ka at mapagkatiwalaan, ibigay ko po ito sa inyo. At umupo ang karpintero habang umiiyak dahil nagsisisi siya sa lahat ng kanyang ginawa. At napaisip siya na kung alam niya lang sana na para sa kanya ay titibayin niya. Ang moral lesson sa story na ito ay kailangan natin na maging honest. Una sa Panginoon at ikalawa sa tao. Hindi man tayo makita sa tao, pero kitang-kita tayo sa mata ng ating Panginoon. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood sa aking video. At sana huwag mong kalimutan i-like at share ang videong ito. Ayan, kita-kits sa masusunod kong video. Bye-bye. I love you all. Ingat kayong lahat. And God bless. Thank you for watching.